Pagkatapos si Infam ay pumunta na tayo sa mga nagbabagang mga aksyon sa mismong chapter. Kagad niyang nagsimula ang chapter 1111 sa pagpupumilit ng Gorosei na si St. Marcos Mars na makapasok sa loob ng Frontier Dome na siyang nagsisilbing laser barrier na pumoprotekta sa itaas na bahagi ng Egghead. Ang pagbunggo ng iganteng beast form ni St. Mars sa Frontier Dome ay nagresulta sa isang malakas na pagsabog, subalit makikita natin sa sumunod na panel na hindi man lang nagtamo ng kahit isang galos itong si St. Mars, at bukod pa dito ay matagumpay itong nakalampas sa Frontier Dome. Base nga fam sa nakita nating pagsabog, ay masasabi nating rinatektahan ni St. Mars ang kanyang sarili gamit ang malakas na Conqueror's Haki. Kapansin-pansin kasi fam ang mga kulay itim na kitlat na naglabasan sa paligid ng malaking pagsabog, kaya makakatiyak tayo na hindi lang basta ordinaryong King's Haki ang ginamit dito ni St. Mars, at biyasa din ito sa paggamit ng Advanced Conqueror's Haki katulad ni na Shanks, Kaido, at Luffy. Kahit nga fam pagkatapos itong makalampas sa Frontier Dome, ay tuloy-tuloy pa din ang paglabas ng mga itim na kitlat sa paligid ng dambuhalang beast form ni St. Mars, na nagpapakita nga ng patuloy na paggamit nito ng Conqueror's Haki. Mula naman sa malayo ay kagad na natanaw ni St. Mars si Jinbei, habang si Jinbei naman ay makikita nating mapilis na napansin ang pagdating ng malahalimo nilang kalaban. Dito fam ay kitang-kita sa mukha ni Jinbei ang matinding pagkasindak dahil sa lakas ng haki na naramdaman ito mula kay St. Mars. At dahil nga dito, ay napatanong na lang si Jinbei sa kanyang sarili kung sino kaya ang misteryosong halimaw na ito na pinanggagalingan ng matinding daloy ng King's Haki. Sa dulo naman ng panel ay tinanong ni Jinbei si Zoro kung tapos na ba ito sa kanyang pakikipaglaban kay Roguchi. Sumagot naman si Zoro at sinabing hindi pa niya natatapos ang kanilang laban dahil nananatili pa ding nakatayo si Roguchi. Habang sinasabi ito ni Zoro fam ay makikita naman natin si Roguchi na ngayon ay nababalutan ng dugo at malalalim na sugat ang buong katawan. Subalit sa kabilang anong matinding pinsala na ito ay taas na pa din itong si Luchi, at pinipilit pa din itong huwag bumagsak sa lupa. Grabe naman talagang taas ng pride at ego nitong si Roguchi fam. Dahil kahit halos hindi na siya makagalaw sa sobrang tindi ng tinanggap niyang parusa mula kay Zoro, ay hindi pa rin niya tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin ang labis na panggigigil ni Roguchi, at tila ba hindi na nito makontrol ang pakinis at nagumapaw na galit na kanyang nararamdaman. Yun nga lang ay kahit gano'n pa kalaki ang galit ni Luchi, ay hindi na siya makakabawi pa kay Zoro dahil wala na siyang matitirang lakas para atakingin pa to. Sa puntong ito ay maririnig naman natin ang tinig ni Sanji sa Dandenmushi na tinatanong si Jinbei kung napuwaran daw ba niya si Zoro. Kagad namang sumagot si Jinbei at sinabing gagawin na niya ito ngayon. Sa sumunod na panel fam ay dito na nga persahang hinablot ni Jinbei ang katawan ni Zoro, at pagkatapos ay humingi ito ng tawad kay Roguchi dahil sa kanyang susunod na gagawin. Dito na nga nagpakawala ng isang malakas na atake si Jinbei na tinawag niyang 5,000 Breakfast. Sa lakas ng atake nito fam ay nakapagpalabas si Jinbei na may isang shockwave na nagpalipad sa katawan ni Roguchi. Hindi naman nagagsaya pa ng oras si Jinbei, at habang daladala nito ang katawan ni Zoro, ay kagad na itong umalis sa lugar na yon at tumiretso kung saan sila nakataktang magkita ng mga kapwa ni Straw Hats. Pagkatapos yan fam ay makikita na natin ngayon si Roguchi na hindi na kaya pang maratiling nakatayo at pinla na lang napaluhod sa lupa dahil sa labis na pagkapagod at matinding pinsala na kanyang tinamo mula kay Zoro. Kapansin-pansin dito fam ang malaking sugat sa bandang dibdib ni Roguchi na nakuha niya sa huling malakas na atake na pinakawalan sa kanya ni Zoro sa nakalipas na chapter. Sa dulo naman ng panel ay tila ba may napansin itong si Roguchi na paparating sa kanyang kinaroroonan, at dito na nga fam tumampad sa harapan ni Luchi ang higanteng gamilipad na monster form ni St. Marcos Mars. Hindi nga makapaniwala si Roguchi sa nakakapangilabot na halimaw nito na tinatanong sa kanya kung nasan na ngayon ang isa sa mga clone o satellite fake up na si York. Sa eksena ng to fam ay kitang kita kung gaano kalaki ang monster form ng Gorosei. Dahil nagmistulang duwende itong si Roguchi, kung ikukumpara natin ito sa laki ng beast form ni St. Mars. Halos napalawa naman ang mata ni Roguchi, at para bang natakot ito sa presensya ng isa sa mga Five Elders? Sa sumunod na panel fam ay makikita na natin ang patuloy na pagtakas din na Jinbei, na sinasabing kailangan na nilang magmatalay para tuluyan na silang makalis sa isla. Napatanong naman si Zoro kung ano ito ba ang dumating na halimaw na yun. Pagkatapos yan fam ay pinakita ulit si Roguchi na mayon ay nagumpisa ng mag-report kay St. Mars ng mga kaganapan sa Labu Fizz. Una nitong inihulat ang tungkol kay York
Nakasalukuyan pa ding nakatalay sa loob ng control room na matatagpuan sa ikaapat na palapag ng Building A. Sunod na iniulat ni Rob Lucci ang ginawang pagtakas ni Zoro at Jinbei, at pati na din ang kinaroonan ng liba pang Straw Hats na matatagpuan sa Labo Fizz, kasama ang dalawang Bika pang clones. Sinabi ni Lucci na planong tumakas ng grupa ng Straw Hats sa likod na bahagi ng isla ng Egghead. Iniulat din ito ang 85 Cypherpool agents na nakakulong sa basement, kasama ng apat na Seraphim. Dagdag pa ni Rob Lucci, meron na lamang silang natitirang 6 na minuto para mapigilan ang pagsisimula ng revolusyon ni Dr. Vika Punk sa sinasagawa nitong emergency broadcast. Pagkatapos ng magulat ni Lucci ay kaagad siyang pinuri ni St. Mars, na sa maayos na paglilingkod nito bilang tuta ng world government, at sinabing wala na siyang iba pang katanungan dito. Meron namang pahapon si Lucci kay St. Mars, at pinalam nito dito ang tungkol sa kanyang partner na si Kaku, na naiwan sa loob ng control room kasama ni York. Sinabi ni Lucci na kasalukuyang nagpapahinga si Kaku sa control room, na asitin din ang pinsala na tinanggap nito mula sa nangyaring kukuluhan sa Labo Fizz. Dito na nagmakaawa si Lucci kay St. Mars na kung maaari daw, ay huwag madamay si Kaku sa isasagawang pagwasak ng Gorosei sa buong Egghead, at sana'y manatiling ligtas ang buhay nito. Sumugot naman si St. Mars, at sinabing imposible daw ang kahilingan ito ni Rob Lucci, mahal hindi daw niya kayang magligtas ng isang langgam sa gitna ng maraming bilang ng mga insekto na kanyang aapakan. Pagkatapos yan family, lumipat naman ang eksena sa ibabang bahagi ng Egghead, kung saan inaalala ni Luffy kung gaano napakatagal mula nung huli niyang nakita ang dalawang kapitan ng Giant Wire Pirates sa Sinandori at Brogy. Patapos siyang iligtas ng dalawang giant si Luffy mula sa pagkain sa kanya ng iganteng sandworm form ni St. Jupiter, ay kagad nilang tiwa ang mama ito dahil sa kanilang muling pagkikita. Sinabi ng dalawa na muntika na nilang hindi makilala si Luffy dahil sa bago nitong itsura, gayunpaman ay masaya silang makita si Luffy, nakaparewan ng kasuotan ni Nika, isang alamat na ikinikwento sa Elbaf. Dito ay tinanong ni Nandori at Brogy si Luffy kung papara daw nito nalaman kung anong anyo ni Nika at nagaya nito. Nalilito namang sumangkot si Luffy, at sinabing hindi niya daw naiintindihan kung anong sinasabi ng dalawa, pero maaari daw nila itong pagkwentuhan sa oras na matapos ng makukuluhan ito sa Egghead. Ikinagulat naman ni St. Saturn at St. Wargiriam hindi inaasahang pangdating ng mga Giants, at sinabing mas pinakomplikado pa ng mga ito ang sitwasyon. Namangha naman si Nandori at Brogy sa laki at kakaibang itsura ng mga monster forms ng Gorosei, at sinabing kamukha daw ng mga ito ang mga mababamangis na hayop na makikita lamang sa kagubatan ng Elbaf. Sinabihan naman ni Luffy ang dalawa na hindi nilang dapat labanan ng mga halimaw na ito, at magkusay kailangan nilang unahin ang pagtaka sa isla. Sumugot naman si Tori, at sinabing alam na nila na ang plano ng Straw Hats ay ang tumakas, dahil nakasalubong nila kanina si Sanji. Sa sumunod na panel naman fami, sandaling pinakita sa atin ang maikling flashback kung saan nakasalubong ng dalawang giant si Sanji. Dito ay sinabi ni Sanji kina Dory at Brogy na ipaalam nila kay Luffy na kailangan itong magtungo sa kabilang dulo ng isla kung saan sila nakatap ng magkita-kita, nang sa gayon ay tuluyan na silang makatakas papalayo sa nagagarap na Buster Call sa Egghead. Pambilis namang sumang-ayon ang dalawa at masayang nagpaalam kay Sanji. Pagkatapos yan fam ay bumalik na ulit sa kasalukuyan ng chapter kung saan sinabi ni Nandori at Brogy na nabasa pala nila sa mga pahayagan na pinapaliputan ngayon ang malaking person ng marinsang Egghead dahil nga sa ginawa ni Luffy na pagawa stage kay Dr. Vika Punk. Ito raw ang dahilan kung bakit sila nagdesisyong pumunta sa Egghead para saklalohan sina Luffy at ang buong Straw Hat crew. Habang sinasabi nga ito ng dalawang giant captains ay pinakita naman sa atin ang mapa ng Egghead na nagpapakita ng lokasyon ng bawat grupo. Makikita natin dito fam na pinakamalapit ang grupo ni Nabwani, Kuma, Frankie, at Atlas sa dulo ng isla kung saan naroon ang barko ng Giant Warrior Pirates. Sunod naman dito si Sanji na buhat-buhat pa din ang katawan ni Vegapunk. Sunod dito ay ang grupo ni Nanami, Usopp, Robin, Chopper, Brook, Anderson, and Lilith na nasa ibabaw pa din ang Labo Fizz, kagaya din naman ni Zoro at Jinbei. At ang pinakamalayo sa kanila na nasa kabilang dulo ng isla ay ang grupo naman ni Luffy, Dory, at Brogy, na kasalukuyan pa din kaharap ang Gorosei na sina St. Saturn at St. Mercury. Pagkatapos yan fam ay sa puntong ito na biglang naglabas ng isang trompeta itong si Dory, at nagsimulang hipan ito. Dito ay umilingaw mausubong Egghead ang kunin ng trompeta ni Dory, na siya palang nagsisilbing hudyat para sa iba pang mga giants, na nakita na nila si Straw Hat,
at maaari na silang tumigil sa paikipaglaban at maganda na paralisanin ang isla. Dahil dito ay mabilis na kumilos ang lahat ng miyembro ng Giant Wire Pirates, at nagsimulang magtungo sa kanilang barko. Paikita natin dito fam na tila ba ng diwang ang mga Giants, nang malaman nila na nakita na ng kanilang dalawang kapitan si Luffy, at pagkarinig nga nila sa tunog ng trompeta ni Dory, ay tinaas ng mga itong kanilang mamasandata. Sa samunod na panel naman ay isa-isa na ngang tumigil sa paikipaglaban sa mga Marines ang crew ni Dory at Brogy. Sinabi pa nga ng ilan sa mga Giants na wala naman daw laman na kayamanan ng mga battleship ng mga Marines, kaya wala silang mapapala kung atakihin pa nila ang mga ito. Ikinainis naman ng mga Marines na tila ba pinagtitripan ng sila ng mga Giants, dahil pagkatapos nilang manggulo, ay mas tabas na lamang silang iiwan ng mga to. Dito naman fam ay mapapansin nating napagtanto ni Saint Valkyrie yung pinaplanan ni Dory at Brogy, kaya kaagad itong gumawa ng aksyon upang pigilan ang kanilang binabalak na pagtakas. Sinabi ni Saint Valkyrie na ang kanyang sunod na gagawin ay magpapunawa sa kanilang mga kalaban na wala silang magagawa para matakasan ang buksik ng Gorsi. At sa sumunod na panel niya fam ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw si Saint Valkyrie na ginamitan niya ng malakas na daloy ng Advanced Conqueror's Haki. At katulad niya nung nasaksihan natin na pinamalas ni Saint Mars sa umpisa ng chapter, ay makikita din natin ang mga itim na kitlat na naglalabasan sa atake nito ni Saint Valkyrie. Mapapansin naman natin si Dory, Brogy, at Luffy na sinusubukang salagin ang persa ng Conqueror's Haki Roar na atake ng Gorsi, subalit sa kabila ng pagtatangka ni Luffy na salagin ang malakas na atake ni Saint Valkyrie, ay muntikan ng magkahiwa-hiwalay ang mga bahagi ng katawan nito. Subalit alam naman natin fam na ang nakakatawang epektong ito ay hindi dahil sa lakas ng atake ni Saint Valkyrie, kundi natmula sa epekta ng pambihirang mythicong devil fruit ni Luffy. Pagkatapos yan fam ay makikita naman natin sa sumunod na panel kung kano'y talaga kalakas ang pinakawalang Conqueror's Haki Roar ni Saint Valkyrie, dahil halos baluta na ng maitim na kidlat ang buong isla. Umabot pa nga ang lakas ng Conqueror's Haki ni Saint Valkyrie sa labas ng isla, na ang nagawa pa nitong makapagpatulog ng ibang Marines na lulan ng mga battleships na nasa karangkatan sa paligid ng isla. Grabe talaga ang lakas ng Fab Elders fam no? At ngayon ay masasabi natin na ang lahat sa kanila ay eksperto sa paggamit ng Advanced Conqueror's Haki. Ang tanong naman natin ngayon ay mas malakas pa kaya kay Shanks ang Conqueror's Haki ng Gorsi? At ano pa kayang klase ng mga atake ang kaya nilang gamitan ng Advanced King's Haki? Magandang pagkakataon nito fam para masukat ang lakas ng Conqueror's Haki ni Luffy at Zoro, kaya sana'y makaharap pa nila ang mga ito bago sila tuluyang makatakas si Egghead. Maganda din siguro fam kung pati sina Sanji at Jinbei ay may kakayahan din kumamit ng King's Haki. Para limang miyembro na ng Straw Hats ang marunong kumamit nito, kasama na dyan syempre si Yamato na nakakagamit din ng King's Haki, katulad ng kanyang ama na si Kaido. Ano sa palagay niyo fam? Magigising kaya ni Sanji at Jinbei ang kanilang natatagong kakayahan na makagamit ng Conqueror's Haki? Lalo na fam at mukhang ginamitan ni Jinbei ng King's Haki ang finishing move na ginamit niya para mapapagsak si Usuusa ng ganap na Tengbanzo ni Kishima sa Wano? Kaya hindi talaga imposible na meron ding Conqueror's Haki si Jinbei at hindi naman siyempre magpapahuli si Sanji. Pagkatapos yan fam ay kinamusta naman ni Dory at Brogy kung ayos lang ba si Luffy? Habang tawang-tawa naman ang mga ito sa naging reaksyon ng katawan ni Luffy sa pinakawalang atake ni Saint Valkyrie. Dito ay tinanong ng dalawa kung kumpleto ba daw ba ang mga parte ng katawan ni Straw Hat at sinabing nakakatawa daw gumalaw ang katawan nito. Makikita naman natin sa sumunod na panel na mukhang okay naman si Luffy at wala itong tinamong kahit anong sugat. Siguro fam sa pamamagitan ng kakaibang mythical zawa ni Luffy ay nagawa ng kanyang katawan na mabilis na makapag-adjust sa atake ni Saint Valkyrie. Nang sa gayon ay hindi siya mapinsala nito. Napansin naman ni Dory at Brogy nang ginamitan ng Conqueror's Haki ang atake niyo ni Saint Valkyrie, kaya nang patanong ang mga ito kung sino ba ang malalakas na kalaban na kaharap nila ngayon. Sumugot naman si Luffy at sinabi ng mga ito raw ay ang mga boss sa World Government. Pagkatapos yan fam ay bigla na lang tumalon sa ere si Saint Valkyrie at nang ganda para sa isa na namang malakas na pag-atake. Pambilis namang umoksyan si Dory at Brogy at nagandang salubungin ang paparating na atake. At sa sumunod na panel ay makikita nating matagumpay na nang nasalag din ang Dory at Brogy ang pakitake ni Saint Valkyrie gamit ang kanilang mga kalasag. Tinawag nila ang counter nito na Sun Shields Valen. Kapansin-pansin naman sa atake ito ni Saint Valkyrie fam na bigla na lang nag-transform sa matatalim na mga espada
Ang dalawang sumay nito na kanyang pinansuwag, yun nga lang ay madali lang itong nasalag ng dalawang giant captains. Habang pinipigilan pa ni Dory at Brugy ang pawusan na mata ni Saint Valkyrie, eh bigla naman niyang kinausap ang mga ito. Dito ay sinabi ni Saint Valkyrie na marami pang atraso ang lahi ng mga giants sa world government. Tinanong niya din ang mga ito kung ano daw bang dahilan at bakit nila tinutulungan si Straw Hat, at kung kilala daw ba nilang totoong pagkataon ito. Tumatawa namang sumagot si Dory at Brugy, at sinabing kilala nila kung sino talaga si Straw Hat, dahil si Luffy ay kanilang kaibigan. Sa sumunod na panel naman famay si Dory at Brugy na umatake kay Saint Valkyrie, at dito ay ginamit nila ang kanilang atake na Skewjaw Split. Sa atake nito ay nanggawa ng dalawang giants na mapatalsik patalikod ang dambuhalang katawan ni Saint Valkyrie, at sa sobrang lakas pa nga ng dalawa, ay bumalentong sa area ang katawan nito. Pagkatapos yan famay si Saint Saturn naman ang pumasok sa eksena, at sinabihan ng dalawang giants na kung desidido na sila sa pagkampi kay Luffy, ay kasama na sila ni Straw Hat na kanilang buburahin sa kasaysayan ng mundo. Pagkatapos itong masabi ni Saint Saturn ay nagpakawala ito ng malamachine gun at sunod-sunod na bala mula sa kanyang bibig. Kagad namang pinakingat ni Luffy ang kanyang mga kasama at sinabing nakakalaso ng balang pinapakawalan na yon ni Saint Saturn, kaya naman hindi sila dapat matamaan ito. Dahil dito ay mabilis na kumilos si Luffy at nang-transform sa kanyang Gear 5 Giant Form. Dito famay hinugot ni Luffy ang isang puno, at pagkatapos ay mabilis na pinagkakagat ang ibabaw nito. So puntong ito famay hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang pinaplana ni Luffy at bakit niya ito ginawa. Sumalit sa sumunod na panel, ay makikita natin ginawa pa lang baseball bat ni Luffy ang hinungkot niyang puno, at pagkatapos ay pininturahan niya ito at nalagyan ng numerong 56. Pagkatapos yan famay nagsuot naman si Luffy na may isang baseball helmet na meron ding numerong 56. At sa puntong ito na pinag-aampas ni Luffy ang mga pinakawalang Venom Balls ni Saint Saturn at pinabalik ito sa kanya. Dito ay sinabihan ni Luffy si Saint Saturn, talasapin ito mayo ng kanyang sariling lason. Wala namang nagawa pa si Saint Saturn at Saint Valkyrie, at nakatunga nga lang ang mga ito na sinalubong ang counterattack ni Luffy. Sa sumunod na panel ay hindi naman inaasahang sumabog ang mga Venom Bullets na pinabalik ni Luffy sa dalawang Corsi. Laking gulat nga ni Luffy na sumasabog pala ang mga nakakalasong bala na yon, kaya mabuti na lang at hindi tumama sa kanilang mga ito. Pagkatapos yan famay sinabihan naman si Dory at Brugy ng kanilang crew na maaari na silang makalis na yon dahil sa malaking sunog na tinulit ng mamayaring malakas na pagsabog. Sumang-ayan naman ang dalawa at sinabing wala na silang dapat pang ipan-alala dahil nagawa na nilang matalo ang mga Gorosei. Sumagot naman si Luffy at sinabing nagkakamali ang dalawang giants dahil immortal ang Five Elders at di labay hindi namamatay ang mga ito. Pagkasabing nga nito ni Luffy, sakto naman nating makikita ang tatlong Gorosei na sina Saturn, Valkyrie, at Jupiter, baka si Luffy ang nagre-recover mula sa malakas na pagsabo. Hindi naman makapaniwala si Dory at Brugy, at sinabing kung gayon daw ay kailangan na talaga nilang tumakas. Napatanong naman si Dory kay Luffy kung totoo bang hindi namamatay ang Five Elders. Sumagot naman si Luffy, at sinabing hindi siya sigurado. Subalit kahit anong gawin niyang pag-atake sa mga ito ay patuloy pa din silang bumabangon. Sumagot naman si Brugy, at sinabing wala siyang nalalamang anumang lahi o kahit anumang uri ng ability na nagbimigay ng kakayahan na katulad sa mga Gorosei. Subalit gayon pa man daw ay kahit na tumatakbo sila ngayon, ay may tuturing pa din nilang isang malaking tagumpay ang kanilang pagtakas. Sa sumunod na panel naman famay dito na natin makikita ang kasalukuyang sitwasyon ng bawat grupo ng Straw Hats na nasa isla. Dito ay sinabihan ni Nami si Jinbei at Zoro, pakailangan na nilang makarating kagad sa dulo ng isla, dahil dito ay nagdesisyon si Jinbei na tumukbo na lamang, imbis na gamitin ang Dome Shoes upang makalipad. Sunod naman nating makikita ang grupo ni Naboni na nasa harapan na ng barko ng mga Giants. Yun nga lang famay naghihintay na pala sa kanila doon ang tatlong Marine Vice Admirals sa Sina Red King, Guillotine, at Pomsky. Sa dulo naman ng panel ay makikita natin na patuloy pa din sa pagtakbo si Sanji, hamang buhat-puhat ang katawan ni Dr. Vegapunk, at pagkatapos nito ay muli nang bumalik ang eksena kay St. Mars, na mayon ay nakarating na sa control room kung nasa ng traitor na Vegapunk clone na si York. Dito ay napasikaw at napaiyak sa sobrang takot si York, dahil sa malalimong na itsura ni St. Mars. Tinanong naman ni St. Mars si York, kung saan doon niya matatagpuan ang sirid na lumalabas sa emergency broadcast ni Dr. Vegapunk. Mukha namang hindi nakalala ni York na isa pala sa Gorosei itong si St. Mars,
Dahil kasi lohoyan itong ginagamit ang kanyang monster form, at dahil Chen Fam, ay pinalis ni York ang halimaw at sinabihang nubayan siya nito ngayon. Sunod namang pinakita ang kalagayan ni Admiral Kizaru, na nakahiga pa din sa Marine Battleship kung saan bumagsak ang kanyang katawan. Mukhang mula nung piniikot-ikot siya ng giant form ni Luffy at inihagis po palayo ang kanyang katawan, ay hindi pa din pala nakaka-recover si Admiral Kizaru. Dito Fam ay sinusubukan siyang gumuti ng mga kasamahan niyang Marines, subalit tinanggihan lang sila ni Admiral Kizaru. Sinabi dito ng Marine Admiral na iyaan na muna nila siya na mapahinga ng mag-isa, dahil masyado pang malalim ang kanyang mga tinamong sugat. At sa huling bahagi nga ng pahina, ay makikita natin ang pinakamalaking pasabong ni Oda sa chapter na to, kung saan mapapansin natin ang dambuhalang Iron Giant na nakatayo sa gitna ng malaking sunog. Dito ay iniulat ng mga Marines na may bigla na lang lumitaw sa gitna ng isla, na higit na mas malaki pa sa isang giant. Sinabi ng mga Marines na hindi man lang daw ito naapektuhan ng apoy, at tila ba meron silang naririnig na sinasabi nito. Sa dulo naman ng panel ay maririnig natin ang tinig ng Iron Giant, na sinasabi ang mga katagang, "Patawarin mo ako, Joy Boy." Napakatindi naman Fam nang iniwan sa ating cliffhanger ni Oda, at tatlong linggo niya pa talaga tayong pag-iisipin tungkol sa totoong kaugnayan ng Iron Giant at ni Joy Boy. At kung si Zunisha na isa pang karakter na may kaugnayan kay Joy Boy na papasanat ni Momonosuke na miyembro ng Kozuki Clan, sino naman kayang siyang may kakayahan na makapagpasanat sa Iron Giant? Grabe, ano kayong sunod na mangyayari sa Egghead Arc? Tuluyan na nga kayang matatakasan ni na Luffy ang Gorosei? O makakaharap pa kaya nila ulit ang mga ito sa isa na namang maaksyong laban?